Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, banay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, Paranaque, Valenzuela, Mandaluyong, Kalookan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin, ang Milenios ng Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenios ng Baluarte. The Millennials, the Millennials Choice, yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya na sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Sisisiya ng sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Ito po ang iRadio at Sipa naglilingkod. Jesus, the name above all names, so let us all together proclaim and lift up His name.
All right, thank you so much. Yeah, we want to see. Maganda morning, Metro Manila at buong Pilipinas. Malalim na naman ang LA. Bakit kaya? Anyway, araw po ng Thursday, Friday naman din sa inyo, May 16, 2024. Hala ko, 23. What? Ano doon? Sa kanila, 17. 17 na sa kanila. 16 pa lang dito sa atin. Yo. Ayan. Nako. And as usual, easy lang tayo ng Thursday. At bakit kaya biglang lumamig ang panahon natin? Ano? Bigla na naman lumamig. Ayun, kakagulat. Eh, kaya marami nagkakasakit tuloy. Lalamig, yes. Iinit, lalamig, iinit. Kaya hindi maintindihan. Bakit kaya yung panahon ni parang mga ugali ng babae? Ano? Hoy! Huh? Grabe ka! Di ba? Ganun. Judgmental. Pabago-bago ng isip. Ay, hindi ah. Ayun, pabago-bago ng isip. Ay, nako ah. Hindi. Lalamig, iinit. Parang kayo, hindi alam kung ano isusuot na damit. Ay, ganun ang babae. Yan nga, kaya nga pala. Pero sa damit, hindi sa pag-iisip. Ganun din yun. Ay, hindi. Hindi ako papayag dyan. Hindi papayag yung mga kababaihan dyan sa'yo. Hindi. Ay, hindi. Kayo, pabago-bago. Hindi ah. Oh. Ay, nako. Straight ano? Na nga, direct. Oh. Focus lang kami sa ginagawa na. Oh, nandamay ka na naman daw. Nandamay na naman po. Lalo na yung, lalo na yung isa dyan na ano. Sino? Yung problema dun sa ano. sa ano. Yung wala. Oh, ikaw. Oh. Ano? Wala naman ko sinabing sa Cebu ha. Oh. Ang Cebu? Sibuyas. Sibuyas. Buhati ka na. Baka mamaya mainis pa ako. Ayan. Alam mo na. Okay, magandang po tayo lahat. Whether they like it or not. Ayan, syempre. Madali ah, parang may naninigas dito sa labi ko. Ano yan, laway na natuloy? Hindi laway yan, may kanin na nanigas. Ew. Sarap-sarap pa yan ang niluto ko. Flalice diba? Na merong butter. Mm-mm, butter talaga yon. Butter with the bawang. Butter. Hindi, powder garlic. Bawang. Powder. Para madali ang lahat eh. Yan, ganun lang. Budburan. Budburan mo, babe. Para matapos ng mano, kahirapan niya. Ganun man yan eh. Ay, nako. Shortcut. Siyempre. Ayun. Okay. Si Iska, ganyan, pabago-bagong isip. Ah, si Iska. Ganyan, mga babae. Ay, ganyan naku. Talaga. Ay, wag mong gawing general. Pagka hindi alam ko ano yung susuot na damit. Ay, ako alam ko kasi gabi pa lang naayos ko na. Eh, nako. Ay, nako. Pweba. Nagmamadali lang ako pag yung, alam mo na, ikaw laging inaasikaso. Ako pa. Huli ako, sarili ko, huli lagi. Ako pa. O, ano, di ba? Una kong inaasikaso yung baon mo, bago yung baon ko. Tuwing Sunday nga eh. Saka ako asikaso yung tatlong sarili ko. Tatlong beses siya magpalit ng damit, parang artista. Ay, excuse me, sa gabi pa lang nire-ready ko na. O, pagdating ng araw, nagbago isip. Depende. Depende yun. O, di umamin depende ka. Sa ano, sa panahon. Oh. Eh, nung gabing inayos ko, ay iba yung panahon, kaya itinama ako dun sa damit ko. O, nung gabi. Eh, kinabukasan, nagbago. Ay, siyempre, babaguhin ko din. Eh, dapat babagay ka sa kinabukasan, hindi yung sa gabi. Ay, hindi. Kung ano yung ano, ay, yung hindi. Araw na yun, ay, hindi. Halikan kita, sige. Ay, hindi, si, tama ka, oh. Sige, ano? Hindi, wala ko sinabi. Ikaw naman, oh. Tama ka kala naman mo. Dyan. Hirap nito, yun ang parating panahon. Sabi ni Pastor Sammy. Kaya pag nainis ako sa kanya, magpapabango na. Ganun. ako laging mabango. Yan. Ayan din. Ito, walang gagawin. Okay, pagising sa umaga, diretsong banyo. Maliligo na. Uh-huh. Ako naman, pagbangon ko, unat-unat muna ako konti. Siyempre, aayusin ko na yung kama kasi wala naman ibang mag-ayos yan. Ako lang. Pagkatapos noon, pupunta na ako dito sa kusina. Ihahabol ko na yung, gagawin ko na yung baon niya muna. Bago yung baon ko. Pag niaayos na lahat, yun, saka pa lang ako maliligo. Yun, ako ang huli lagi. Yun, huli yung sarili ko. Lagi na lang akong huli. Ano? Di bagay.
My brother is not a pig. Siya'y tao. Binsan baboy ra mo. My brother. Ayan, lagi nila si Junjun. Si Junjun at si Junjun. Pwede naman si John. Nako. Ano? Bumati na ta. Teka. Ako kahit anong oras at lugar gusto ko mabango ako. Kaya lagi akong nananawagan sa may mga pabango. Mami Flosser, ha? Don't tell me, ha? Yan. Siyempre. Oo. Yan mo naman. Eh, meron na yan. Super bang yun. Grabe. Ayun. Ano ba yung... We wanna see Jim. Ano ba yung channel yun? Channel. Hindi channel yun. Channel. May bulaklakan pa channel yun. Channel 5. Okay, magbati na ta. Wala pa yung iba at natutulog pa, marahil. Friday na dyan ngayon. Medyo tatamad-tamad ng konti dahil Friday. It's Friday. Ay, walang pasok bukas. Mm-hmm. Magdideklara ko walang pasok bukas. Siya lang ang hindi papasok. Ayan. Papahinga ko. Wow, pahinga. Sana all. Ako eh, walang panahon magpahinga. Hindi uso sa akin yung salitang pahinga. Ayan. Ano? Oo, walang. Hindi uso sa akin yung word na pahinga. Weh. Ano? Hindi kami naniniwala. Kailan mo nakitang umupo ako dyan sa sofa at nanood ng TV? Kailan? Natutulog ka naman. Laging nakatayo dyan sa kusina. Nag-aayos. Siyempre. Parang ako ata. Wala pa ako sa bahay eh. Anong ulam? Hindi ko alam. Wala pa ako dyan eh. Aminin. Ano ka? Okay. Natamimik ka. Ingay mo. Sige, buhati ka na. Hello. Leho. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, maganda po tayo. Gusto man nila, gustuhin man nila o hindi, maganda tayo. Ayan, ang today is May 16, and two more weeks, it's gonna be June already. Ayan, ang bilis, kalahati na ng taon, magbilang-bilang na at magbe-bear months na naman tayo. Wow! Andiyan na naman si Santa Claus. Yon! Si Santa Claus? Wala naman Santa Claus talaga. Kaya naniniwala dyan mga bata, ha? Oh, wala si Santa Claus! Bawal yun. Ayan. Kasi ako si Santa Claus. Ayan, una sa listahan. Si Elaine Gonzalez. Elaine, haludan kay Joyce Mendoza. Mel Cruz, Marilu Napire. Nanalo ka, di ba? Nakuha mo na yung premyo mo. Okay, Nanay Dolor Cristobal. Kasama na si RJ. Sama na rin natin si Noah. Pastor Marivic Alejano Cruz. At syempre, ang ating magiting na pastor, Sammy Cruz. Huwag kayong maalis kasi may nabiglang nagkasakit si Pastor Sunny. Nag-chill po siya. Kaya medyo sabi namin magpahinga kay Pastor. Biglaan yung pag-chill niya. Kaya andyan naman ngayon si Pastor Sunny. Ayan, sumabit. Sumabit na. Nakagat po ng lamok si Pastor Sunny. Ayan. Okay, hello din kay sino pa? Si Tonka Jen, ang aking beautiful na kumare. Si Jen Nunez yan. Siyempre, si Mami Pastora Closer Cordero. Mami Closer Cordero. Yeah, A.R. Santiago. Rachel Cruzan Cruz. Ay, naulit si Pastora. Pastor Kiko. Kiko Pangilinan. Ay, Kiko. Ano ka ba? Pastor Kiko Gonzales. Ayan. Ano, Pangilinan ka na naman dyan. Pastora Mary Jane.
Ayan, Mami Irene. Mami Irene Manalo Gabriel. Paula Velasco Pajares. Hello. Rosie Kulibao. Mel Cruz. Rejoice. Orpilia. Hello din si Maribeth. Maribeth Gunza. Maribeth Gamos. Ayan. Shoutout tayo kay Coco. Baby Coco. Ayan, Baby Coco. Sino pa nandito? Tinatawalan ka pa ng bata dyan, Papsi. Hello po, Sir Ramon. God bless. Yes, Pastora Omri. Ayan. Hindi pa po uso ang pabango sa akin ngayon. Ang pabango ko ngayon, patis. Sino? Kahit bago kang ligo, amoy pawis ka. Sino, sino? Si Joyce Mendoza. Ayan. Ay, hindi ko pa naisulat si... Ayan, nandito si Joyce. Huwag ka mag-alala. Mendoza. Huwag ka mag-alala, Joyce. Ayan. Kulong-kulong. I-makeover kita. Papadala kita kay, ano? Kay Delo. Ay, nako. Yes, thank you sa mga stars, Maridette Gamos. And Elaine. Nananawagan po ako sino dito marunong mag-ayos ng Gcash. Ayaw po kasi ma-open Gcash ko po. Uy, naku, yung pabil ko ng diaper na... Ay, naku, dyan. Buti sinabi mo. Tulungan nyo. Ah, ibig sabihin, wala naman yung kayang Gcash. May laman, andun na pagbibili niya ng diaper. Marami dyan. Paturo kay Joyce or Philia. Lahat siguro. Hindi nahahak ang Gcash. Ayusin mo na yan. Kung hindi, alam mo na yun. Andiyan siya, no? Sino Joyce Bonette. Turkey, oh yeah, sabi niya. Wag, galit. Wag, galit. At saka si Joyce Butete. Uy, grabe ka. Magagalit si, ano, yung may-ari ng apelyido, no? Okay. Alright, tuloy-tuloy tayo, mga friends, 9 o'clock. At syempre, meron naman tayo. Tatawa ka naman tayo mamaya. Kung awit na to believe. Yeah, huwag niyong kalilimutan sa end of the month. Pipili tayo dun sa mga nagpadala. Every month ba natin gagawin to? Every other month? Every month. Every month at the end of the month. Ayan. Mm-hmm. Basta titignan muna namin yung ating mga budgeting dyan. Dear iRadio. Titignan natin kung ano yung kakayanin. Huwag kayong ihirit ang bahay, ha? I-refer ko kayo kay ano? Mary Grace. Mary Grace. Si Mary Grace. Bisig-bisihan niya si Mary Grace. Kailangan ko po lang ang bahay. Ay, medyo kay Mary Grace pumunta. Bigaya na. Bibigyan ko kayo ng pang-down payment pero kayo na magpatuloy. Ayan. Flex ko lang po, sinabi ni Lord. At kayo po, mga idol. Maraming salamat po kay Lord at hindi na po nagkakasakit si baby ko. Koko po at bibigat na po. Yay! Bibigat na. Pakainin mo ng ano, ng malunggay. Dahon ng malunggay. Ibilan mo yan. Tapos sabi niyo ni Joyce, wala ako sa mood magalit. Tuloy mo lang pang-aasar, Pachi. Yeah. Para mapawi ang lungkot ko. Promise, di ako matutukon. Yeah, talaga lang, ha? Ay, naka. Oo, sabi niyo yan. Siya nga. Yes. Sige nga. Mm-hmm. Pumunta ako ng Cebu mamaya. Pachi, hinaan mo ng konti mic. Medyo distorted yan tunog. Yung mic ko o mic niya? Sa amin dalawa. Bira. Galing ako ng Cebu. Hindi binigay yung sweldo. Hello. Hoy! Siti! Yung sweldo ko. Ano mo? Nag-invento to. Invento na yan. Wala, ikaw, Invento yan. Ako, anong sweldo? Hindi nga ako sinuweldohan eh. Invento na kaya yan, ha? Kaya wala akong maibibigay. Yung mic ko daw, malakas masyado. Ayun, ang pahinaan. Kaya nga lahat na. Kasi ang lakas ang boses mo. Ano gusto mo? Magsasalita ako? Hindi ako magsasalita. Ayun. Pero hinaan mo boses mo.
Tama naman boses ko lang. Yan lang. Speaking boy. Ayan. Hello, Ate Berna. Good morning. Hello, Kaka. Ayan. Ayan. La, chismoso ka din talaga. Wala. Wala akong alam dyan. Proven yan. Proven. Wala akong alam dyan. Proven. Naikwento lang konti. Nadagdagan pa na story. Wala akong alam dyan. Grabe. Kaya ako naiinis. Eh. Ayan na si Mami ka rin, oh. Mother! Hey, kumusta kayo lahat? Good to see you. Aba? Mami ka rin Pascua. Mami ka rin Pascua. Para sa siya, no? Siya... Ano ba yun yung sa Itbulaga? Si, sino? Si Ma... Ay, nan, Mami... Chismosong dagdag bawat. Dagdag bawas ka daw, chismosong dagdag bawat. Totoo yan. Yan ang legit. Ay, bahala ka. Oh, talaga naman. Hindi kita bate. Uh-huh. Hindi kita bate. Kaaway tayo ngayon. Mami Karing is in the house. Yes. Nasa ano siya ngayon? Nandun pa rin ba siya? Oo. Ah, baka tinulungan ni ano, ni Tati para makapasok. Ayan. Joyce Mendoza, si Pachi lang pwedeng masasaktan sa akin ang iba. Ah, yeah. Ano na? Ano ba yan? Ano na? Ah, hindi. Si Pachi lang daw ang pwede niyang ano, pwedeng asarin. Huwag yung iba masasaktan daw sa kanya. Ay, naka. Tarararararang. Siguro bumababa ng init nila ngayon yung temperature nila. Medyo? Nice lang yan. Yung ba, bumababa ng... Mulan daw nung ano dyan, tama ba? Ha? Mula, kahapon, mulan daw sa Manila. Not sure. No, I think mulan sa kanila. Kaya... medyo lumalamig ang panahon. Yes, yeah. Mag-June na, tag-ulan na eh. O nga, no? Tapos pag tag-ulan naman, baka naman. Yun. Yan, mga basura sa mga tabi-tabi dyan. Minisig na bago magtag-ulan. Huwag mo kong awayin, Pachi. Huwag mong ipadama sa akin na ako'y nag-iisa. Ba't ka naman nag-iisa? Ang lakas ko kahapon. Why ang lakas ko kahapon? Kahapon? Bakit? Ang lakas po kahapon. Ah, yung ulan. Yeah. Akala ko ano yung malakas. Malakas nga ulan na kahapon. Oh, that's good. Oh. At least nabasa yung lupa. Kaya lang pag naaamoy yun sa mga sa ilong. Sa mga bata magkakasakit. Yung amoy lupa. Si singaw. Yung singaw. Mm. Pag may medyo, may, yeah, ano ka, ang tawag doon? Sabi nila nakakakabag daw yung singaw. Hindi, yung meron kang, ano ba yun? Yung hika. Oh. Ayun, di ba? Masama yung amoy na yun. Ganon? Wow. Mm-hmm. Nag-iisa ako dito sa kwarto. Nag-iisa lang naman ba siya sa kwarto. Ah. Nagmamuni-muni. Ayun naman. Yung alimuob. Alimuob daw yun. Yun. Ano ba alimuob? Yung singaw ng lupa. Oh. Ang lalim mo. Pagka yan nasinghot mo daw, mm-hmm, ay kakabagan ka o sasakit ang tiyan mo. Bakit naman? Ay, sa ewan, di ko alam. Mm. Nung araw yan ang sabi-sabi. Sabi-sabi? Ay, pagka sabi niya, ay, sumasakit ang tiyan ko. Ay, nako. Naalimugan ka ng ano. Yan, kumain ka ng lupa. Hindi. Lalagay iba, ng ano? Alcampurado. Dayo. Yung iba nga pinantatawas nila. Nako. Sabi na merong nagbabantay dyan sa bahay na yan. Kumuha ka ng konting lupa, ilaga mo. Tapos inumin mo. Ganon. Ganon sinasabi nila. Hello, Pam. Pam Liberio. Ayan. Liberio. Ayan. Pachi, kailangan ko ng attention mo. Oh! Oy, papansin! Oy! Papansin! Papansin! Uy! Tawa ka parang siya. Grabe. Papansin! Share mo, Pam! Ayan, si Pam. Kakilala mo ba si Pam? Ano, Joyce Mendoza? Para magkahawid kayo. Apat na pala anak nun. Ba't gano'n sa atin? Maganda si Pam. Parang parang si Joyce Mendoza.
Kaya ilan na anak mo ngayon, Joyce? Apat ba o tatlo? Ha? Si Joyce Mendoza. Joyce Mendoza. Joyce Mendoza. Ginagaya niya yung matmatyan. Apat na ba pala din? Alimuom, kinakabagan, tapos magbubugan ng air pollution. Air pollution. Sisisingaw yung lupa eh. Ano yun? Yeah. Tapos pagka na, ano mo daw yun, na nasinghot mo, ayun, kakabagan ka. Sabi? Oo. Oh, sabi nila. Sabi-sabi. Kaya mahirap yung ano. Ah, bilas niya si Pam. Ni Joyce Mendoza. Ano yung bilas sa English? Bilas. Bilas. Sa English, English na yon. Be the one to be last. Bilas. Umayos. English na yun eh. Nagpapausok ka. Ay, pag tumama yan, doble sa yung tama yan. Ang ganda ng tanong eh. Hindi ko rin kita maintindihan. Asawa siyang ngayon. Bayaw ko po. Bayaw. Alam. Ganda ng tanong eh. Be last. Be the last to know. Ulitin pa. Ito na ang kapangahatol sa'yo. Oh, sige. Gusto mo maligo na kaupo? Eh, sabon ako rito. I like yun. Emotion, sister. I like yun. Ano ba yun? Bilas, maging huli. Oh, sabi naman ni Pastor Sammy. Bilas, maging huli. Allah. Be the last to know. Ay, pinatawal, pinatulan na rin. Oh, naku. Tama naman ah. Station ID na. Ah! Ah! Tsaka ng jungle. Okay. This is I Radio. Servicing the Filipino people. Ito po ang I Radio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po live na nagbro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Yan. Ayan, ano ba yan? Devotion po kasi namin kay Kaambo, puro tiyon. Ano yung tiyon? Emotion, direction, vision, attention. Kaya pala, naghahanap ng attention. Pollution. Ano pa yung may shown? Action. O, diba? Consumption. Consumption. Huwag lang tension, tensionado. Tensionation. Ay, nako. Parang ikaw. Bakit? Yun. Ano? Ituloy. Tuloy mo. Anong gusto mong sabihin? Wala lang. Oh. Ingat ka. Parang si ano lang. Sino? Wala. Application. Solution. Bendisyon. Centurion. Centurion. Coronation. Ayan. Lemonation. Inspiration. Ang daming choy. Yan, inspiration. Dapat everyday meron tayong inspiration. Yan. My inspiration is ang inspiration ko, I look forward for the good future. That is my inspiration. Yan, looking forward always. Yan. Abo, sumasabi. Abo, abo, abo. Sayaw siya. Ano sayaw yun? Sino ba sayaw mo dito? Bagusin yun. Ang tawag dyan ano? Ano? Tawag dyan turuturo. Turuturo siyon. Turuturo.
Okay, emotion. Paiyak-iyak pa yan. Yun, nakalimutan ko yung coronation. Okay. Lahat kami may tiyon, sabi niya. Skin direction mula nang nakilala ko si Lord. Nagkaroon ng direction ang buhay ko, sabi naman ni Joyce Mendoza. Very good, Joyce Mendoza. Ang sapatos ni Sean, lagyan ng bitong. Pag kiniski Sean, kikini Sean. Bakit niya tumatawa? Bakit? Saan nakakatawa doon? Tumatawa si Babsy. Ano ko nakakatawa doon? Sapatos ni Sean, pag nilagyan ng... Biton, kiki ni Sean. Yon. Tumiti ba yon? Sabi ni brother. Tumiti ba yon? Aleko, si dilaway mo! Ah, nako, nag-overtake over the backwood. Pag nilagyan ng... ng takong... Uy! Emotion. Ito talaga si Rejoice Cristobal Ophelia Manilin Agustin. Ayan, masyado na matigas yung pala Manilin Agustin. Ayan. Ayun, bago yun ah. Bago. Hindi, dati na yan. Ano bago? 10 years na siya dito. Kapalipasan, hindi ka nakikinig sa mga binabanggit ko. Ah, magandang laro yun, ha? Dapat mag-ano tayo noon, kung anong mga Sean. Hello, Virginia Jasmine Blessa. Sean, bakasyon. Yan, magbabakasyon tayo sa Junation. Invention. Invention. Virginia Jasmine Blessa. Ayan. Ganyan talaga sila mga lalaki, hindi nakikinig. Mm-hmm. Eh, bakit ba? Ano na naman ang problema ninyo? Marami. Nandadamay na naman kayo. Ayang, oy, good morning daw, sabi ni Virginia Jasmine Blessa. Hello. Hello. Good morning. Ayan. Okay. So, anong gagawin natin ngayon? Teka mo lang, nagsusulisit pa ako ng mga itatanong. Ah, ganon? Station. Sana po idol suggestion lang po, magkaroon po tayo ng isang palabas about station. So kaambo Pastor Sammy Santos ang director position. Yeah, nagawa tayong ano. Yung kadramahan sa iRadio. Drama sa iRadio. My brother is not the big. Walang himala. Magbigay ng limang lamang loob ng tirana. Uy! Limang loob ng tirana? Ano yun? E di tinik. May tinik yun. Punta tayo. Mm-hmm. Gusto ko sa resort yan eh. Walang tao. Limang uri ng bato sa planetang Uranus. Eh, grabe. mga tanong na yun, ano? Para bang sinasabing limang bahagi sa katawan ng isang kuto. Uy! Kuto? Yan. Oh, speaking of kuto, may nalala ko din sa kuto na yun. Nung bata-bata kami, merong nagpapatay ng huweting nung araw sa ate ko. Oh my gosh, di bale, tabi-tabi po, may kumakain. Okay, anyway. Lagyan mo yung ano si Jay, yung... Yeah.
Parang ang bilis sumaba ng buko, grabe. Alam niyo yung buko? Minsan di pag naligo ako sa gabi, pagising ko, iba-ibang punta ng buko gano'n. Pero once na ginani ko lang konti, ano na, magiginda niya na, sandaling-sandali lang. Mabilis ma... hindi stubborn ang hair ko eh. Madaling ano to eh, pagalitan. Ayan. Ayan. Namiss mo na ba si Sir George, si Kuya Bernard Manalo Gabriel? Ayan. Ding, ang bato! Ano yun? Darna? Okay, eto naman. Eto, isa sa mga paborito nating kanta. Siyempre, Be With You Lord is the best ever happened to one's life. Ayan. Siyempre, Be With You. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my hand. Your light, it fills my days, it leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I've lived to worship you, my Jesus. You're the only one for me, nothing take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper, I give it all with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my hand. Your light, it fills my days, it leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me, nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper, I give all to be with you.
when I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to give all to be with you. Hallelujah! Lord, I always want to be with you. Diba ang ganda ng lyrics na? Lord, I live to worship you. Ayan. Si Lord, hindi nagkukulang yan sa atin. Kala lang natin nagkukulang. Baka tayo ang nagkukulang sa Kanya. So, eto ngayon, ang awitin natin para kay Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan ang pag-ibig mo. Sa'king walang hanggan, inibig mo ako noon pa pag-ibig mo. Sa'king walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan
laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa Ibig mo ako noon pa man. Si Lord hindi nagkulang sa atin. Ayun. Tayo ang nagkukulang sa kanya. In spite of our sometimes that we forget to call His name, lumalapit lang tayo sa Kanya pag tayo'y may kailangan. Pero pag masaya na tayo, nakuha na natin gusto natin, aba, nakakalimutan na natin siya. Kaya ngayon, lagi na naman niya tayong gigisingin para hindi natin siya makakalimutan. Hindi ko alam yung sukdulang biyaya. Papag-aralan ko yan. Okay. Ayan. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Dugo ng tao. Ayan, di ba? So, yun po. Napakaganda ng mensahe ng kanta. So, lagi natin siyang pupurihin. Kasi yun naman ang gusto niya. We were created to worship our Lord always. Ganun po yun. Kaya minsan, pag punong-puno na tayo ng problema, akala natin, tayo na may pinakamalaking problema. Pero tingnan niyo po ang paligid niyo. Meron pang mas malaki diyan. But let's always remember, gaano ang kalaki ang problema natin, mas malaki ang ating Diyos sa mga problema natin. Amen. Kaya tayo may problema kasi para lagi natin siyang alalahanin na nandyan lang siya sa tabi mo. Amen. Tama yun, Joyce. Okay po. So, may binubulong si Papsi. Huwag ganyan. Ayan. Let's always remember that God will provide all our needs. Hindi niya ipoprovide yung gusto natin. Yung pangangailangan lang na alam niyang kailangan natin. Yun ang ipoprovide niya. Pag nagkaroon na extra, mas maganda yun. Maganda na rin yun pag may extra. Pero uunahin niya muna yung ating mga pangangailangan like shelter, food, at kung ano-ano pa sa bahay. At syempre, wag naman na nagkakasakit ang ating mga anak o member ng pamilya. Ipuprovide niya yon yung kanyang healing power. Our Jehovah, ano nga ba ang Jehovah Rapha? Hindi yan. Yung, hindi, Jehovah, ano ba tawag dun sa, ano, yung the healer, ayan. Ayoko magsabi, baka magkamali ako. Anyway, ganun po yun. At yung iba dyan, hindi lang kayong may problema, kanya-kanya tayong problema. Ayan. Jehovah Rapha, tama ko. Jehovah Rapha, our Jehovah Jireh, He provides our needs. Ayan. Basta ang importante lang po maniwala lang tayo sa Kanya. Yun ang gusto niya. Ayan, no answer. May tinatawagan kami, no answer. Ayun, meron po tayong palaro. Ayan. Kaya lang maraming hindi ano eh. Oo nga eh. Hindi pa nakapalo, kaya hindi ko matawagan. Subukan mo uli yung kahapon. Ah. Pagbigyan natin siya. Kasi nga naman, natawag naman siya kahapon. Kaya lang nataon sa mahirap. Wala, yun ang natanong sa kanya eh. Oo. Wala tayong magagawa. Kahit kailan di ka nagkulang, di ba? Kahit kailan di ka nagkulang. Okay. Di ba? Ako naniniwala lagi diyan eh. Hindi siya on time siya lagi. In His time, not our time. Yan, dumarating yun. Okay.
Ayan na siya. Siya ba yan? Ano nangyari? Bakit pumangit ang iyong ano? Ayun. Ikaw na rin. Ikaw ba yan? Kahapon? Tabs. Ayun, ayan. Ayan, oh yan ha. Akin na naka-online. Messenger ka. Nakikita mo na kami, Pam? Online. Naki-online lang po. Naki-online lang siya. Hindi siya nakikita. Sorry po. Ayan. Ayan na siya. Ayan na. Ready na. Ayan. Nakikita ka namin. Nakikita namin kayong dalawa. Ako pwede po. Ayan. Dalawa sila. Dapat, sabi niyo. Ako mo ba kayo sa mga maringgan? Ang dali lang. Sa ano yun eh? Mula kami na kami eh! Wait lang po. Okay. Nakikita niyo, hindi niyo kami nakikita? Opo, hindi po. Ay, bakit? Yung camera, camera. Nakabukas naman yung camera. Okay, wait lang po. Nakikita namin kayo eh. Nakikita nga niya tayo. Ayan o, kikita ko yung bubungan ninyo eh. Oh, ayan, kitang-kita. Bala dyan, Lord. Ayan, asan si Pam? Nakikita ko yung baba mo. Ayan. Hindi siya si Pam. Ayan, okay na! Nakita niyo na kami. Hello! Hello, Pam! Kumusta na? Kumusta po kumakain po. Ay, ano ulam niyo? Buti pa kayo kumakain. Ito may kumakain eh. Paka po, paa. Paano? Oy, paborito ni Pachi yan. Paanang ano? Paanang apo ng manok. Paborito ni Papchi yan. Paanang manok. Oo. Paanang manok. Oo. Ay, sarap. Parang adobo. Inadobo. Oo. Sarap yun ah. Okay. O sige, kumakain pala kayo. Tatawag na lang ako mamaya. Hindi na, nandiyan na. sige, anong ano yung papalaro mo sa kanya? Pwede ka ba maglaro? Eh, kumakain eh. Nang-i-story. Pwede po. Dalawa na po kami ni Gemini maglalaro po. Ay, hindi. Isa lang. Isa lang. Oh. Isa lang ang pwedeng player. Isa lang. Isa lang. Ito ha. Usapang matino ito. Walang tutulong sa'yo. Ang tumulong, disqualified ha. Oo, walang tutulong sa'yo. Ito lang. Minus yun. Bawat item na... Kinakabala naman po ako. Second time mo na ngayon dito. Okay, okay, sige. Teka muna, bago lahat para ma-relax ka. Relax yan. Lang. Mawala buntis yan. Buntis ka ngayon? Buntis yan. Oo nga pala. 5 months yan. Oh. Kaya wag mong i-stressan yan. 5 months? Eh si ano nga, 11 months tumatakbo pa eh. kaya okay lang yun. Kayang-kaya mo yan yan. Okay, ready ka na? Sige pa. Iinom pa ako. Sige. Bawat item na madadala mo, $1 each. Baka mo, di marunong marinig ko. Ito, bring me ang papalaro ko sa'yo. Oh, bring me daw, bring me. Bring me. Sige pa, sige. Kasi mahina ka sa mga lugar-lugar eh. Naku, absent ka siguro sa social studies noon. Kaya, bring me naman ngayon. Ikaw lang ha, walang mag-aabot sa'yo ha. Opo, sige po. Okay. Pag kami nag-abot sa'yo, disqualified agad. Hindi, minus $1. Oh, minus $5 agad. Okay. May utang ka pa sa akin ngayon. Nagkakautang ka pa. Oo, kaya usapang matino ito ha. Walang walang dayaan. Teka muna, habang hinahanap. Baby. Ang daming baby. Habang hinahanap ko yung aking... Ang daming bata. Diyan din ba si Joyce Mendoza? Opo. Oh, saan siya? Kumakain pa yung... Ay, hello! Wow! Ang saya. Ang saya nila. Oh. Uy, ang ganda ng bata. Oh. Nasa labas po. Nasa labas. Oh. Ilan na bang anak mo? 4 po. Ito po yung susundan ng bunso. Oh, yan pogi. Oh. Hello. Babae po yan, Ma'am Karim. Ay, babae ba? Sorry. Ay, sinasabi ko sa'yo. Nakalbo po. Akala ko lalaki. Sorry. Very pretty, oh. Natrap ko yung panganay ko, Mong Karim. Ilang taon na siya? 10 years old po. Oh, 10. Oh, hello. Okay. Ang ganda ng mga baby mo. Ayan, anak mo din yung babaeng yon. Asan yung ibang anak mo? Opo. Sino kaibigan niya si Joyce? Bilas niya nga, bilas. Bilas po si Joyce. Ano yung bilas nga? Hindi ko nga maintindihan yung bilas.
parang sister-in-law, parang ganun, di ba? Sister-in-law. Sister-in-law. Yeah. Oh, sister-in-law. Okay. Bakit kayo nag-away ni Mister? Sige, ganun, may. Bring me some flight. Hindi ka naririnig. Hindi niya ako narinig. Buti na lang. Okay. Okay, ready ka na? Ready. Apo. Ako niya, ang tirayo. Pams. Okay, ready na. Taimik. Wow. Ang maingay para labasin ha. Kinakabahan na nga ako. Okay, relax ka lang. Sa loob ng isang minuto, sa loob ng one minute, bawat item na madadala mo rito, walang tutulong ha, walang tutulong. Sige po. Apo. Okay, Pams. Magdala ka ng ingredients, isang cup, ha? Isang cup sa pagluluto ng pinakbet. Uy, pinakbet. Madali lang yan, ha? Pinakbet. Get ready. Get set. Go! Go, yeah, dali. Pinakbet. Tabi. Pinakbet. Bago. Marami-rami yan, ha? Luya. Ay, dadaan. Baka madapa. Naku, ano? Kawawa naman. Huwag niyo tutulungan at tumulong. Papatayin. Ay, naku. Ay, may baby, oh. Bagong panganak. Pinakbet. Nagdadala sa isang cup. Luluto ng pinakbet. Uy, datang ka! My gosh, datang ka! Buntis ka ba? Hindi datang buntis yan. Buntis yan, 5 months. Okay. Yaya, baguong. Datang ka lang. Oh my gosh. 25 seconds. Or wag ka tumakbo. Wag tatakbo. Pag nadapa yan, nako, kasalanan ninyo yan, ha? Kasalanan natin. Wala akong ginalaman dyan. Alalayan ninyo yan, ha? Utang na loob. Dahan lang. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Asa na siya? Hoy! Hello, baby! Tama na! Hoy! Stop na! Stop na! Nabi! Stop na! Asa na siya? Hoy, awatin na ninyo yan! Hoy, tapok! Awatin na yan! Artistoy ma? Ayan na siya. Kasi malayo yung pinuntahan niya, tumatakbo siya. Sa kapitbahay pa ata pumunti. Sa palengke. Ayan na. Oy, okay ka lang? Galing ka ng palengke, ano? Ayan na. Nantis siya, oh. Okay ka lang? Okay lang. Hinga. Hinga muna. Dandan lang. Ayan. Uy, laki na nga dyan. Alamang pa, alamang. Okay. Ano yan? Alamang. Alamang. Okay, 1 point. Yes. Bawang. 2 points. $2. Magic sarap. Ano yan? Magic sarap. Magic sarap. Yeah, 3 points. $3. Mm-hmm. Luya. Yes. Yan. $4. Wala na po! Wala na po! Okay. Kinabahan ko, tapos lang. Oh, kawawa naman siya. Gawin mo ng $5, si Pam! Ayan! Magkano palit niya? $56. Kawawa naman, pinatakbo natin. Okay ka lang? Hinga. Inom ka ng tubig. Naku, delikado. Nag-aapit bahay pa para makakuha lang ng ingredients. Inom ka ng tubig. Ayan. Thank you po. Si Pam. Kasalanan ni ano ito. Kasalanan ni Melody yan. Ni Joyce Mendoza. Yung hipag mo, kasalanan niya. Okay, doble na natin. Gawin na natin 500 pesos! Thank you po! Ayan, kawawa naman. Pambili ng ano, ng pinakbet. Sige, 500. Okay, Pams. Okay, kain na kayo uli. Kain na uli. Thank you. Sige, manood parati. Thank you po nun, Karim. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye po, Sir Ramon. Bye-bye. Alam ah? Kawawa naman. Tumakbo. Shko, Mariano. Laki na pala nun siya. Ilang buwan na yan? 5 months. 5 months na? Oo, kawawa. Loko-loko ka. Delikado yan.
tatakot ako baka matalisod eh. Oh, umakyat sa taas eh. Oo nga. Ano pala sa kanila yung parang uphill ganun. Buwis buhay pa ang ginawa niya. Oh, talaga naman. Wow, naman. Okay, thank you, thank you. Ay, alas 8 na. Tawagan alas 8 na natin na. Si Pastor. Oo, tawagan na natin. Wow, first after ng kanyang graduation, first time niya as a pastor. Si Pastor Sammy Santos. Si Kaambo. Ngayon, bakit ganito? Anyari? Teka, ulit. Zoom. Ayun. Dapat ganun. Ganun. Hello kay Rosemary Remorta Narvato. Sino pa ba? Sunny Salubayba Tabernilla, of course. Marichu Jesus Gamos. Ay, update na naman siguro. Baka nag-update. Mm-mm, sige. So, po, pwede naman. Oh, pwede. Yeah. Pero binigyan mo na siya ng ano? Ng... Ayun. Binukas mo na kanina. Pero ba't ganun? Lord, I live to worship you. Bilas ko din po yan si Sis Rosemary. Oh, bilas niya din. Okay, wait lang po ka, Ambo. Pastor Ambo. Medyo... Ay, hindi pala ito. Bakit yun, Ambo? Ba't iba yung binubuksan mo? Oh. Sandali lang po. And I long to my life and... Gemeline Espiritu. Thank you so much po. Nakaranas po ng manalo. Ay, Gemeline. Sino si Gemeline Espiritu? Ayan. Oh, it's okay, Rosemary. No problem. Work muna. Dumidirekta sa ano, sa deep dive. Okay, sandali lang po, Pastor. Si Pam, yun po ang mansion po namin doon sa Antipolo. Ah, si Gemeline Espiritu. Yan, masaya. Masaya kayo doon. Bakit po kaya nawawala kayo sa FB ko? Nandito lang po kami. Deep dive. Medyo nagluloko yung aming ano Zoom. Naka-direkta kay ano kay Naka-direkta? Kay ano kay kay Brother Toots. Ginagamit ni Pam yung kay Gemeline Espiritu. Ayan. Doon na lang tatawagan sa ano? Saan? Messenger? Oo. Oo, so hindi siya makakapag-share. Messenger na lang daw po ka, Ambo. Pastor Ambo. Doon ba kayo, Joyce? Masaya. Marami pala kayo doon. Ang gaganda nila, no? Lahat sila. Messenger na lang po. Medyo nagloko yung ating ano... Ayan na. Uy! Connecting. Ayan. Medyo nagluko po yung ating ano. Zoom. Okay lang po. Okay lang po. Ayan. No problem po. Hindi kayo makakapag-share ng inyong ano. Pastor Ambo! Pastor Ambo! Ay, hello po. Medyo nagluko po yung ating ano. Opo, opo. Okay, paki-off lang yung Facebook. Medyo lang po. Medyo taas mo yung camera mo at medyo... Lilipat po ako. Sandali lang po, lilipat po ako sa Messenger. Okay. Paki-off lang yung Facebook. Ayan. Okay. O kayong aalis, ang umalis. Wala lang. Wala kayong pinakbet. Sige. Sabihin ko nga kay Brother Toots itong Zoom. Oo, nagliko? Oo. Mm-hmm. Baka ginagamit niya. Oo, ayan. Ay, pwede ba yun? O, kasi magdodoble. Magsasabay sa isang... Hello po, narinig po ako. Yes. Loud and clear. Opo, may gumagamit po ng ano nyo, ng Zoom. By Zoom. Oo. Baka ginagamit ni... Opo. Kaya dito po ako sa Facebook. Sa
Messenger. Kuya Ramon, ako po tatawag, okay lang. Oh, sige, sige. Okay. No sige problem. Po. Ayan. May technical problem. Okay. Tawag pa tayo isa. May time pa ba? Sige na. Tatawag siya. Ah, nga pala. Okay. So, congratulations, Pam! 500 pesos! O, diba? Magkano ba yun? Taka saan daw siya? Sa ano? Doon sa Marikina. Magkakasama sila nila, no? O, oh, yun. Magkakasama sila nila, Joyce Mendoza. Magkakapit-bahay sila. Hindi, isang compound lang sila magkakasama. Ayan! Ayan! Ayan. Nice na. Nadali mo. Nadali po. Narinig niyo po yung ano ko po, audio, malakas. Mahina. Medyo humina lang ng konti. Parang, pakitapik mo yung mic mong ganun. Oh, hindi dyan ang gagaling. Oh, ang gagaling sa webcam. Yung camera ng, yung microphone ng webcam, i-disable mo, ipalit mo yan. Opo. Yan. Yung nakalagay na USB Java, ano? Java. USB Java. Oh, Java. Yun ang gagamitin mong microphone default mo. Nakalagay po rito, headset with microphone, headphones, speaker out, Dell speaker out. Ay, hindi yan. Yung Java ang gamitin mo. Microphone ang pindot, i-click mo. Microphone. Tapos i-select mo yung pangalan ng microphone. Java ata ang pangalan yan. Yan. Naku, sayang ang lakas niyang microphone na yun. Yan. Hello. Hindi pa rin. Hello. Ang ginagamit mong microphone yung sa ano to? Yung camera? Sa camera. Pero malakas po ba? Kung tatanggalin ko po ito, ayan. Tapos ayan, narinig niyo po ako malinaw. Opo. Oh, malinaw pa rin. Kasi hindi ko po makita yung Java. Ang nakita ko po, Rice. Yun yung pangalan ng Java Rice. Hindi ko makita yung Java. Pero okay lang, okay lang po ito, yung wala na akong headset. Malakas naman ang boses nyo eh. Okay lang. Opo. Sige, tuloy natin. Alakasan ko na lang po yung boses ko. Ay. Anong balita to sa yung graduation? Ay, napakabuti po ng Panginoon. Binabalik ko po yung pasasalamat sa Diyos, Kuya Ramon, at Karim, dahil for 2 years po na nagsunog ng kilay ang mga estudyante po doon eh talaga pong napakasaya po namin. At yung pong akin pong pagtanggap po ng certificate, niyaka po ako ng mga pastor namin, instructor namin. Kasi hindi ko sila kayang kamayan, isa lang ang kamay ko eh. Mm-hmm. Kaya ginawa nila, niyakap na lang nila ako. Kaya umiyak po ako noon. At wala po kaming idea na meron po palang 4 na bibigyan ng special award. Wow! So yung 3 pong babae po na mga pastora, tinawag po sila. And then nung narinig ko po yung pang-4, sabi, ngayon po, tinatawag po natin sa kabila ng kanyang kapansanan. Eh, alam ko na yun, ako na may kapansanan po. So ang ginawa ko, Lord, thank you. Ayun po. Ay salamat sa Diyos na bigyan po ako ng special award. Wow. Praise the Lord po. I give glory to the Lord, Ate Karim, Kuya Ramon. Ang pinakapangalan po ng aming special award is the most engaged and active in the class. Yan. Wow. Isipin, masipag pumasok, walang absent. Ganun. Walang absent, opo. Saka talagang before 9 a.m. pa lang, basta mag-uumpisa yung klase namin. Nandun na agad. Before 5 minutes, nandun na po ako. Oh, parang rejoice. Mga 1 day, o minsan 3 days, 1 linggo pa lang, nandun na siya eh. Naghihintay. Parang kaya ano yun. Parang sinanay Maricho, ang usapan daw nila alas 6, alas 5 pa lang, naghihintay na. Mga ganun. Mga deserving yan. Kaya nung dumating dito sinanay Maricho, nasandal yung likod eh. Badasam, gusto ko matulog. Nasandal ang tulog na agad. Salamat po yun, Kuya Ramon, Ate Karin. Binabalik ko po yung papuro sa Lord. Lalo na po sa inyo na ginamit po ng Panginoon. Thank you. Amen. Yes, very much. Glory to God. Yes. Eh, kwento mo naman yung panggugulo ng mga ginawa sa inyo, mga ano. Ay, nako, grabe. Wala po kaming ginawa, kundi kumain. Nag-swimming ka rin ba?
Hindi, hindi na po ako sumama kasi diretso na po sila sa Manila eh. Ah, ganun. Oo. Pagka sumama pa ako kasi malayo po yun, isang oras pa yata ang biyahe. Ah, malayo-layo rin. Oo, kaya masyado silang gagabihin o umaga na yata sila nauwi eh. Madaling araw na eh. Mm-hmm. O kaya sabi ko kay Mami, Irene, hindi na po ako sasama. Basta mag-iingat na lang po kayo. Sa susunod, may plano si Nanay Lala. Magmumuwa tayo, brother Sammy. Lord Riley. Sabi ko, thank you, thank you. Ay, ayun po. Ay, naku, ang sarap po ng aming fellowshipping dito. Si Mami Irene, sabi ko, Mami Irene, ikaw po yung closing prayer. Anak, wag ako. Bakit po? Wag ako. Hindi po, kayo na po. Wag kayong tatanggi. Kaya pala ayaw niya. Masyado siyang emotional. May nagsimula pa lang yung open, yung closing prayer. Ala na, o nag-iiyak ka na. Umiyak na si Mami. Nagsimula pa lang yung prayer. Umiiyak na siya. Umiyak na. Kaya pala ayaw. Yung magpalagay. Sabi niya, anak, maiiyakin ako pag nagpe-pray ako. Lalo na pagkaharap yung mga tao. Ah, ganun po ba? Hindi po para masanay ko yung humarap sa tao. Oh, okay lang po yan. Maganda po yan. Kaysa sa nagpe-pray tayo, tawa tayo ng tawa. Maganda yung umiiyak. Pamisan-misan. Yung po, salamat kay Mami Irene. Talaga pong napakarami pong pagkain ng hila niya rito. Balita ko nga, marami daw nag-Sharon. Naabutan ba sila ni Kaiska? Naabutan sila ni Iska? Naabutan po. Bago po pumasok si Kaiska, naabutan po nila. Oh, that's good. Kaya nakapag-prepare pa po si Iska. Inanda po yung mga plato. Tsaka yun nga, nagluto po siya ng sinigang na, aginisang sinigang na manok. Naku. Na maraming gulay. Yan ang masarap. Ito. Teka muna, i-chismis mo sa akin. Ikaw, huwag ka magsisinungaling, ha? Opo, may naghugas ba ng plato? Ay! Opo, nag-aagawan sila. Wow. Bandang huli si Mami Irene pa yung maghugas ng bandang huli na po. Yung bandang huli na, nung pauwi na. So sabi ko, Mami, tigilan nyo na yan. Kukunin nyo yung blessing niya pagka kayo naghugas sa akin. Hugasan po nila, kaya dumating si Iska, bah, alam na yan, alam na marumi ya. Eh, talagang ganun mga kapatiran. Ulang si Joyce Mendoza naman, nagwalis pa. Wow. So sabi, sabi ko sa kanila, dito na kayo kaya tumira. Ito lang tayo. Kasi bitin. Magbayad ka na lang ng katulong kaysa magpapatira ka ng... ang dami mo papakainin. Malakas kumain. Yung pambili mo ng pang ano dyan, eh, pagkain, pangsuswerdo mo ng ilang katulong yan. Nakakatawa lang po talagang, sabi ko, Mami, ang mga ka-eredyo, sabi ko eh, bitin ng apat na oras sa amin kasi. No, kulang yun. Sila alas 11. Alas 11, alas 12. Launa alas 2 po sila umalis. Umbiyahin na sila sa Murong. Ganda ngayon. Ang ganda ng Murong. Ay, opo. Pag napunta po kayo dito, yung pong pinakamagandang beach o resort dito po sa Bataan. Malita po, 25,000 pesos lang daw yung ano? Yung sa gabi. Yung sa gabi. Yung overnight. Yung overnight. Overnight. Uh-huh. Ayan, minsan nga susugod tayo dyan. Murong, Bataan. Ganda nung lugar. Oo. Na video ni, ano, ni Lala. Oo. Siya, umpisa na natin yung ano mo, yung topic mo, yung ang tupa ay kailangan ng pastol. Ang kailangan ng tupa ang pastol. Yan. Praise God. At sayang, may nagawa pa akong ano, PowerPoint. Pero okay lang po yun. At ay, oo. Oo. Oh, kita nyo, tumawag kayo sa akin. Naka-ready na yung PowerPoint ko. May gumagamit eh. Gulat ko eh. Sige. Sabi ko nga eh, yung aking pong pinagkakabalan ngayon, hindi lang po yung preaching, kundi yung pati yung PowerPoint. Ayan. Yeah. Nakakapagpigilan po kasi. Opo, level up. So, salamat po sa Diyos. Muli, Ate Karim, Kuya Ramon, maraming po salamat sa Diyos sa buhay po ninyo na maginamit sa aking buhay para ako po ay makatapos. Hindi ko po akalain. Sabi nga ng kapatid kong leader po sa music ministry, boy, hindi hadlang. Sabi boy, kung ano man yung iyong pinagdadaanan at kapansanan, basta yung puso mo nasa paglilingkod mo sa Panginoon ng tapat. Yan. Kaya, give glory to the Lord. Binabalik po ang papuri sa Panginoon. Mga kapatid, Irene Junatics, lahat po na nagpunta rito at lahat po ng mga kasama po dito sa iRadio family. Salamat po sa inyo. Alam kong pinagpe-pray niyo po si Kaambo.
Okay, praise God. Sige po, tayo po ay magsimula na. Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw po na ito. Pinako mo kaming muli, Lord, sa aming pong pag-aaral ngayon ng mabuti mong balita, Panginoon. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming pinahiram ng lakas at buhay. At yung kapayapaan, Panginoon, yung kagalakang nare-receive namin mula sa iyo, Lord, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, sa araw po na ito, siyasatin mo po puso namin. Tawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga karumihan, sa aming puso. Inaamin po namin, may mga pagkakasala po kaming nagawa, nasabi at naisip, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Lord, binabalik po namin ang pinakamataas na pupuri sa iyo sa aming pag-aaral na ito. Ikaw lang, Lord, ang aming luluwalhatiin. Gabayan po ako ng Holy Spirit. Gabayan po kami ng banal mong Espiritu Santo. Salamat. We give all the glory, the praise, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. So, standby po kayo, mga kapatid. Huwag po kayong aalis. At katulad po ng sabi ko sa mga naka-fellowship ko dito, mag-ready po kayo ng notebook and ballpen. Yan. Para nai-take notes po. Okay. Topic po natin, kailangan ng tupa ang pastol. May karugtong po yan eh, Kuya Ramon. .. ng mabuting pastol. Yan. Bibilisan ko na lang po. No? Study verse po natin, mga kapatid, from the book of John, chapter 10, verses 1 to 10. Ah, 10 verses po ito. Pero masarap po nating pagninilay-nilayin po itong mga salita ng Lord, mga kapatid. Ang sabi po rito sa aklat ng Juan, chapter 10, beginning verse 1 hanggang 10. Hallelujah. Kung may Bible po kayo, buksan niyo po, basahin po ninyo. Verse 1. Sabi po rito ni Jesus Christ himself, ang siya pong nagsasalita rito at ito po ay sinulat ni Apostle John or si Beloved John. Ano po? The Beloved John. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakit sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Verse 2. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay isang pastol ng mga tupa. Verse 3, pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Verse 4, kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Verse 5, hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Kaya't, verse 6 and 7, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Verse 8, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Verse 9, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya, lalabas at makakatagpo ng pastulan. Last verse na po, mga kapatid. Verse 10. Dumarating ang mga magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Sinabi ni Jesus, ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila maunawaan ang ibig niyang sabihin. Mga kapatid, pwede ho ba nating palakpakan ang ating Panginoong Diyos na buhay? Hallelujah. Okay, mga kapatid, pag-aralan po natin itong salita ng Panginoong Diyos tungkol po sa dalawang binabanggit niya pong karakter. Yung una po rito, siyempre yung tupa. At pangalawa po, yung pastol. Okay. Pag-aralan natin, ano-ano po yung katangian ng tupa? Doon po tayo sa literal na tupa, mga kapatid. Ha? Ano ba yung katangian ng isang tupa, mga kapatid? Kung meron po kayong alam, pwede nyo pong i-PM dito, pwede kayong maglagay ng comments dito sa ating, yung ano yan. Alam nyo na yun. Okay, praise the Lord. What are the characteristics of sheep? Ito po, makinig po kayo ha. Sampu po ito, pero bibilisan ko na lang. Una, ang katangian po ng isang tupang, mga kapatid, ang tupa po has blurry eyesight. Ang tupa daw po ay meron pong malabong mata, no?
blurred yung kanyang paningin. Ganun pala yung tupa. Number two, but the sheep have, excuse me po, sorry, but the sheep have sharp hearing. Meron siyang matalas sa pandinig. Excuse me. Sa kabila po ng kanyang blurry eyesight, meron daw po siyang matalas na pandinig. Kaya narinig niya pong mabuti yung tinig o yung boses ng kanyang pastol, yung nag-alaga sa kanya. Madali siyang sumusunod. Bakit? Kasi sa ulado niya yung boses ng kanyang shepherd. Number three, what are the characteristics of the sheep? Number three, sheep have no sense of direction. Wala pong pakiramdam ang tupa kung saan lugar siya pumupunta. Hindi siya matandain sa lugar. Madali siyang maligaw. Ibig sabihin, lalo na kung wala siyang pastol. Mainam pa ika yung pusa. Di ba mga kapatid, ang pusa po pagka lumaki sa yuyam, eh kahit itapon mo yan sa malayong lugar, babalik at babalik sa inyo ang pusa niyo. No? Ako po ay may alagang pusa, Ate Karim, Kuya Ramon. Ang pangalan niya po ay si Ming Ming. Nilagaan ko po siya. Ang buhay niya pong tumagal sa akin, 10 taon. May alaga din akong aso, si Jaco, si Mujaco. Eh sila po'y pareho nang nawala na, no? Kinuha na rin sila ni Lord. No? Pero minahal ko po sila. Pero ito po ang siste, ang pusa po mga kapatid, kahit saan mo dalhin talaga yan, babalik. Yung pusa ko na iyon, 2 buwan pong nawala. Nawala na ako ng pag-asa. Eh kasi ano siya eh, may lahi po siya yung Siamese cat, no? Yung ganun, Siamese cat, mga kapatid. So, after 2 months po, sabi ng kuya ko, boy, yung pusa mo, yan, nandyan, nasa harapan ng gate natin. Ha? Babumalik pa. Biro nyo, 2 months na pong wala. Pinagpipray ko pa yun. Alam nyo, dumating siya, pinaghain ko siya ng sardinas. Yung mamahaling sardinas, yung rose bowl. Kaya sabi ng pusa ko, thank you, thank you, thank you. Tuwang-tuwa yung pusa ko, no? So, mga kapatid, meron pong kwento dyan. Kailala nyo si Ambo, di ba? Si Iska, nagpirito ng tilapia. Nakakaisang pirito pa lang. Inilagay niya sa lamesa. Isang lingat lang ni Iska, nawala yung pusa. Ay, nawala yung tilapia. So, nag-alit si Iska. Sabi ni Iska, Ambo, itapon mo ato, iligaw mo atong pusa na ito. Lagi na lang kinakain yung isda natin. Alam niyo po ba, alas 11:30, inilayo ni Ambo ang pusa. Nilagay sa sako. Alam niyo kung ano oras nakauwi si Ambo? Alas 3 na ng hapon. Sabi ni Iska, bakit yung kalang umuwi? Eh, yung pusa na yan, kung di ko siya sinundan, hindi ako makakauwi. Si Ambo, madaling maligaw, no? Buti nilang may pusa. Okay, so yun po yung kaibahan ng pusa sa tupa. Ang tupa po mga kapatid, literal po na tupa ha, madali siyang maligaw. Yan. Amen. So the sheep have no sense of direction. Number 4, sheep are defenseless. Ang tupa po ay walang kakayanang ipagtanggol ng kanyang sarili. Mahina po ang tupa mga kapatid. Wala siyang depensa, hindi katulad ng mababangis na hayop kasi po ang tupa napakaamo. Ang sounds lang na maririnig nyo sa tupa, pagka meron siyang, alimbawa, nasasaktan siya, ba, ba, ganun lang siya eh. So wala siyang kakayanang ipagtanggol ng kanyang sarili. Kapag ka napapaligiran na sila ng wolf, ng lions, ang hirap, no? Kaya kailangan po ng tupa, literal, ng pastol. Ganon din po tayo mga kapatid. Kailangan natin ng pastol, ng mabuting pastol. Amen po ba? Number 5 na tayo, sheep can't get up without help. Without help. Mga kapatid, ang tupa po pala ay hindi basta nakakatayo pagka sila'y bumagsak o nahiga. No? Kailangan talagang tulungan sila para makatayo. Amen? Hindi sila malakas para tumayo agad. Kailangan talagang may tutulong. Number 5, sheep can't get up without help. Number 6, what are the characteristics of sheep? Number 6, mga kapatid, ito po. Ngayon ko lang nalaman to nung pinag-aaralan ko po yung karakteristik ng tupa. Sheep do sleep either standing or lying down. Ibig po palang sabihin, ang tupa po pwede pong matulog ng nakatayo. Pwede siyang nakatulog ng nakatagilid, nakahiga. No? Pero ang tupa po kasi, bagamat dahil siya po ay center of attraction sila ng mga mababangis na hayop,
yung kanila pong tulog, pa-snap-snap lang. Snap sleeping ka nga. Kasi nga, pagka mayroon nararamdaman sila, nagkakagulo na sila, nabubulabog na sila. Kaya hindi pwede yung tupa, walang bantay. Madali silang atakihin kasi yung karne nila masarap. Tandaan niyo po yan. Sa mamabangis na hayo po, ano po? Amen. So, ganun po ang tupa. Pwede silang matulog nang nakatayo. Ang hirap siguro noon, ano, Ate Karim, Kuya Ramon, pero yung tutulog ka, no, nakatayo ka, siguro, ako, pambihira. Ay, maglalagay ako ng kawit. Magpapako ako sa kisame. Maglalagay ako ng dalawang nakaganyan na alambre. Ipapasok ko sa ilong ko. Joke lang. Joke lang. Papasok mo sa ilong mo. Para hindi ka mabuwal. Okay. So, yun, ang karakteristik ng pusa. Ay, ng pusa. Ng tupa tuloy. Pusa tuloy na sabi ko. Okay. Number 7, sheep are emotional. Oh, tingnan niyo po mga kapatid, ang tupa po ay emotional. Madali silang umiyak, madali silang malungkot. But he recognized the shepherd voice. Alam niya kapag ka dumarating na yung kanyang pastol, nare-relax siya kasi alam niya ito na yung pastol ko, ito mag-aalaga sa akin. So yun po yun, number 7. Number 8. Sheep are not meant to carry burdens, mga kapatid. Ang tupa po, hindi po nila kayang magpasan ng mabibigat na pasan. Yung nilalagay sa likod, hindi katulad ng baka, ng asno, di po ba? Yung kabayo, yung pati yung kambing. Pagka nilalagyan po yan ng mabibigat na mga bagahe, kayang-kaya nila. Pero ang tupa po, hindi po nila kaya. Tandaan niyo po yan. Yan po yung karakteristik ng isang tupang literal. Ano po? Amen? Kaya hindi mo siya pwedeng pagbuhatin. Hindi katulad ng ibang hayop. Okay. Number 9 na po tayo. Ito po. Sheep will settle for less. Ibig pong sabihin, ang tupa po ay tinatanggap niya kahit anong gawin sa kanya. Kahit katayin mo siya, hindi siya magre-reklamo. Kaya nga yung tupa, inihahambing sa Panginoong Diyos, kay Jesus Christ. No, nung siya ay latiguhin, nung siya ay pahirapan. Si Jesus po ba nagreklamo, nagwala? Hindi po. Ganun po ang tupa. At tayo din po mga kapatid ay inihahambing ng Panginoon sa tupa din. Amen? Kaya ang tupa po literal, sunod-sunuran yan kahit anong gawin sa kanya. Kaya kapag kakatayin na yan, hindi siya nagwawala, hindi katulad ng ibang hayop. Eh yung baboy nga, pagkakatayin mo, talagang nagpapalahaw. Ganun-ganun yung baboy, eh, di ba? Pero ang tupa, tinatanggap niya kahit anong gawin sa kanya. Last but not the least, number 10, sheep cannot care for themselves when wounded. Hindi po kayang alagaan o wala siyang kakayanang alagaan yung kanyang sarili. Halimbawa, nasugatan siya, naipit siya ng bato. No, hindi niya kayang makaalis agad, hindi niya kayang pagalingin. Hindi katulad ng mga pusa, yung lion, tiger. Di ba pag nasusugatan sila, dinigilaan lang nila, di po ba? Yung tupa po, walang ganon. Kaya ang tupa po, literal, mahina. Para din tayo mga kapatid, para din tao, at tayong mga tupa ng Panginoon, mahina din po tayo. Kailangan po talaga natin ng pastol, ng mabuting pastol. Amen? Hallelujah. Praise God. Okay. So kailangan po ng tupa ang pastol. Ang mga tupa mga kapatid, kapag naglalakad sa batuhan, sa mga makikitid na daan, sa mga rough road, sa mga bangin-bangin, kapag naipit po yung kanilang paa, nahihirapan na silang makaalis. Kaya kapag ka sila po, siya po ay naiwanan ng pastol at hindi namalayan ng pastol na naipit yung paa ng isang tupa, doon na po siya hanggang sa ikamatay niya na pagka hindi siya hinanap ng pastol. Kaya nga hinahanap ng isang pastol yung isang tupang naliligaw. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang mga magnanakaw, madali nilang nahuhuli, nabibitag, nananakaw ang tupa. Kaya sabi sa verse 1, ulitin natin, verse 1, alam John 10, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakit sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. So, yung mga magnanakaw, mga kapatid, hindi sila pumapasok sa main door. Saan sila pumapasok? Sa mga likuran. Sa atin nga, di ba, pagka may akyat bahay, di ba, pumapasok yan sa pintuan ng CR, sa kisame, ganyan ang literal na magnanakaw, mga kapatid. So, ganun din ang sinasabi ni Jesus, na yung magnanakaw ng tupa,
Nung mga inaalaga ang tupa, hindi sila sa pinto dumaraan. Gustong-gusto po ng mga magnanakaw noon, hallelujah, sa panahon po ng Israel, yung karne ng tupa. Sapagkat po, ang karne po ng tupa ay napakamasustansya. Ma'am, sinakatikim na po ba kayo ng karne ng tupa, yung lamb chop? Amen, amen. Masarap po siya, lalong pagka magaling ang nagluluto. Pagka hindi kasi marunong magluto, maanggo. No, parang may konting panghi, no. Sorry for the word. Ganun po ang tupa pagka kinain mo yung karne niya. Tsaka yung karne po ng tupa, less cholesterol. Kaya na-order po yan sa mga mamahaling restaurant, mga kapatid. Lamb chop or lamb steak, mga ganon. Alright. Excuse me po, again. Hallelujah. Kaya mga kapatid, pinag-aagawan po siya ng mga hayop na mabangis kapag ka nakakita ng tupa, lalo na pag walang bantay, no? Masustansya po ang kanyang karne at higit sa lahat, yung kanyang gatas, masarap, no? Sabi nga, wala kang itatapon sa tupa pagka kinarni mo o kakainin mo. Bakit? Pati yung balahibo niya. Yung palahibo niya, ginagawa po noon sa panahon ng Israel ng damit, panaplot sa katawan, ng kumot, carpet, yan po. Kaya maraming gamit po yung tupa, mga kapatid. In verse 2, verse 2 natin, litin natin. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Siyempre, yung shepherd po, mga kapatid, mismo sa pintuan niyan dumaraan. Kaya yabag pa lang ng pastol, alam na ng mga tupa na papunta na sa kanila yung pastol nila, yung shepherd. Alam na yon, yabag pa lang. Verse 3, pinapapasok siya ng bantay, yung ano po ha, yung shepherd. At pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya o tinatawag niya ang mga kanyang mga tupa sa kani-kanilang mga pangalan at inilalabas sa kulungan. So, sa kulungan pala ng tupa, Ma'am Shay, Papsi, may bantay pa talaga. Hindi pa yung talagang shepherd. Meron talagang bantay pa doon. At kapag papasok pa lang yung shepherd, ang magbubukas ng pintuan, itong bantay. Amen? So, pagpapasok na sa gate o sa pintuan, itong pastol, narinig agad yan ng mga tupa niya. So, tinatawag sila nito sa kanilang pangalan. So, ibig sabihin po mga kapatid, noon po pala, eh meron din palang mga pangalan yung mga tupa. No? Meron din palang mga names kagaya ng mga pusa na inaalagaan natin. Yung mga aso, yung mga pets natin. Kaya nag-isip po ako, ano kaya yung mga pinapangalan doon sa Israel sa mga tupang alaga nila? Lalo ngayon sa generation ng bagong generation, talagang yung mga tupa po sa Israel, sa New Zealand, binibigyan po nila yan ng name. Ano kaya sa palagay po natin, mga kapatid, ang magagandang ipangalan kung mag-aalaga ka ng tupa? Siguro kung ako po bibigyan ng pagkakataon na mag-alaga po ng tupa, ang ipapangalan ko, Rachel Joy. Joke lang, joke lang. Pwede ring rejoice. Pwede ring Joyce. Yeah. Gaganda, no? Hindi ko na kayo makakalimutan kasi pangalan niyo yung tupa ko. Mga anak kayo ng tupa. Joke lang, joke lang. Okay. Alam niyo po, may niresearch akong pangalan. Ito po ang nakita ko. Ang mga tupa palang mga binibigay sa Israel na mga pangalan. Sa generation po ngayon na pwedeng tawaging Wooly or Flappy o di kaya Baabara. Kasi nga yung sounds ng tupa, ba, pwede ring lamb chop. Ako po ay nakatikim na ng lamb chop nung ako po ay nag-Brunei. Yan. Madalas po ang makatikim doon ng lamb chop. Masarap talaga yung lamb chop. Pwede rin daw palang cotton, marshmallow, snowball, fleece, buttercup and clover at marami pang iba. Siguro po kung tatanungin ko si Ma'am C, ano kaya ang gusto mong ipangalan kung sakasakaling ikaw ay mag-alaga ng tupa? Ma'am C, ano kaling pangalan ang gusto mo? Magbigay ka ng isa. Kung babae, si Sheila. Sheila? Galing, Sheila, ganda naman. Oh, praise the Lord. Yung lalaki po. Pag lalaki, Hello. Shilo. Hindi, pag lalaki, ano Kiko. Kiko. Pastor Kiko. Mayroon ko, ikaw. Kung sakasakali, mag-aalaga ka ng tupa, anong pangalan pag babae? Pag babae, cotton ball. Iyon. Pag lalaki po.
paglalaki, si Barok. 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 Mga unit, no? Kasi po, mga kapatid, dito po, mayroon po akong nakikita pag lumalabas po ako papunta sa church. Mayroon po akong nakikita ang isang pastol. Talaga pong nag-aalaga po sa literal na mga tupa at kasama po yung mga kambing. Naririnig ko po siya, pito niya pa lang nagsusuno rin yung mga tupa tapos tinatawag niya. Meron akong narinig minsan, Sammy, joke lang. Okay. Okay, praise God. Hallelujah. So, yun po yung magandang pangalan, mga kapatid. Now, in verse 5, mga kapatid, ito nga po pala, sa madaling salita, dahil nabigyan ng shepherd na name, yung tupa niyang mga alaga, madali silang sumunod sa shepherd. Dahil alam nila at sa ulado nila yung tinig ng kanilang shepherd. Naalala ko yung isang shepherd sa isang New Zealand. Siya po ay nag-alaga ng 7 tupa. Baby pa lang yon, mga kapatid, inaalagaan niya na. For how many years? 2, 3, 5 years. Alam niyo po, itong lalaki po na shepherd na ito, kinailangan niya pong mangibang bansa. Umabot po siya sa isang bansang malayo na sa loob ng 2 taon, hindi niya napuntahan yung kanyang mga alaga. Binili niya na lang doon. Alam niyo po, nung pag-uwi niya after 2 years abroad, tinesting niya kung makikilala pa siya ng tupa niya. Alam niyo po, pagpasok pa lang niya ng gate, alam niyo, pumasuit lang siya. Ganun lang siya. Alam niyo, talaga yung mga tupa niya, yung 7 tupa, nag-uunahan talaga at sinalubong siya. So ganun po ang tupa, mga kapatid. Pagka alam niya kung sino nag-alag at nagpalaki sa kanya, mahal ng tupa ang pastol. Amen? Hindi siya sumusunod sa hindi pastol. Glory to the Lord. Okay. Sabi sa verse 5, hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Hindi sila sumusunod kapag iba yung nagpapastol sa kanila. Maliban na lang po kung popersahin, no? Kasi alam po nila nga yung boses ng pastol. So ang tupa, mga kapatid, tandaan niyo po, madali silang maligaw. Parang tayo din. Mga kapatid, tayo po yung mga tupang ligaw. Sabi po ni Jesus, inihalin tulad niya po tayo sa mga tupang ligaw at siya mismo ang humahanap sa atin. Napakabuti ng Panginoong Jesus. Oh. Tingnan niyo po, sa kabila ng naliligaw tayo, hinahanap tayo ni Jesus ng ating mabuting pastol. Ano sabi po dito sa Isaiah 53 verse 6 paragraph A? Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. O nakita niyo yon. Sabi ni Jesus, ha, nagkakanya-kanya tayo ng lakad. So tayo po, kailangan talaga natin ng pastol. Tayo pong mga tupa ng Diyos, kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ng mabuting pastol na magpapastol sa atin para ano? Para hindi na tayo maligaw. Para hindi na tayo bumalik sa kadilimang ginagawa natin. Amen? So si Jesus Christ himself ang humahanap sa atin. At siya ang ating mabuting pastol. Amen po ba, mga kapatid? Alright. So iyan po yung karakteristik ng tupa. Literal. Pagkatapos po tayo inihaling tulad din ng Panginoon sa tupa niya. Okay? Now, pag-usapan naman natin, ano naman ang pastol? Ano ang karakter o katangian ng pastol, mga kapatid? Ang katangian po ng isang pastol, ito po siya. Sa panahon po sa Israel, kung sino po ang namumuno doon, mga hari, mga hukom, sila po ay tinatawag na pastol. Kaya noong pong naging hari, si Saul, sino pong pumalit kay Saul? Si David. Pag-iari po ni David, sino? Si Solomon. Sila po ay tinatawag na pastol. Amen? In times of Old Testament, New Testament, kung sino po yung hari doon, kung sino yung mga judge, sila po ang tawag sa kanila yung pastol. Mga kapatid, meron pong 2 klase ng pastol. Okay. Una, ano sa tingin nyo? Meron pong 2 klase ang pastol. Number 1, huwad na pastol. And number 2, tunay na pastol. Yan po yung 2 uri ng pastol, mga kapatid. Kaya mag-iingat po tayo dahil baka hindi natin alam ang tinig ng Panginoong Jesus, ay maligaw tayo at mapunta tayo sa huwad na pastol. Ano po ang sabi rito sa John 10:11-12? Ang sabi po rito ni Jesus, ako ang mabuting pastol.
iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Verse 12, ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa'y hindi sa pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't na sinusunggapan ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. So yun po yung huwad sa second verse, sa verse 12. Yung verse 11, si Jesus, siya po ang mabuting pastol na inalay niya ang kanyang buhay para sa ating mga tupa niya. Amen? So mga kapatid, sa panahon po ngayon, nakikita po natin naglalabasa na yung mga huwad na pastol o mga huwad na pastor. O di kaya yung mga bulaang propeta, bulaang guro, marami pong mga fake na pastor ngayon, kaya mag-iingat po tayo. Ang galing nilang mag-preach. Pero kapag ka nayakag ka pala nila, nako, hindi mo alam, pagdating doon, kakatahin ka na. No? Amen? Meron po akong isang ka-fellowship sa Leyte, na kabataan. Sabi niya, Brother Sammy, alam niyo po ba, konti na po akong maligaw. Bakit? Kasi po yung sinamahan ko po rito, hindi ko alam kulto. Ay bakit? Anong ginawa sa inyo? Kasi po yung una, ang ganda po nilang magturo. Kala ko po, yung po talaga ang laman ng Bible. Eh bandang huli, iba na po. Mayroon daw pala kaming kailangang sambahin. Bah, eh sino yun? Yung isa pong pinaka-leader nila. Sabi ko, ay nako, salamat sa Diyos, nakaalis ka dyan. Naku, baka iyan si Senyor Aguila. Sabi ko sa kanya, hindi naman po. O kaya mag-iingat po tayo mga kapatid. Yung po ang mahirap. Kapag wala tayong alam sa mga salita ng Diyos, tandaan nyo mga kapatid, pwede tayong mabitag ng huwad na pastol. Eh dapat, alam natin ang tinig ni Jesus. No? Para hindi tayong maligaw. Amen? Alam nyo, may nabili akong, may nag-sponsor po sa akin, kailangan po namin gamitin ito pong Bible. Ayan. Praise the Lord, may nag-sponsor po sa akin yung hipag ko. Sabi ko sa kanya, hipag, baka naman pwede mo ako sponsoran. Ayan. So ano po ba ibig sabihin ng poimen? Poimen. Ito po pala yung Bible na ito. Ito po yung Biblia ng mga pastor. Ang poimen po is a Greek word na ang ibig sabihin ay pastol. Ito po yung gamit ng mga pastor na Biblia sa panahon natin. Maganda po. Kaya ano po ako, nag-enjoy po ako habang binabasa ko. At yung una yung pong mabubuksan dito, ang sabi nga ni Kari Joy sa akin nung isang araw, Kuya Sam, ang alam ko pong verse dati, yung Psalms 23 verses 1 to 6. Pero ngayon ang alam ko na lang po, hanggang verse 1 na lang, sabi ni Kari Joy. Eh sabi ko, ulitin mo ulit, sa uluhin mo ulit. Ito po yung masarap sa uluhin. Yung Psalms 23 verses 1 to 6, the Lord is my shepherd. Yan. Amen. Praise God. So, mga kapatid, sa panahon po nga natin, naglalabasa na, lalo na ngayon, nabalita natin, di ba, yung mga nakaraang buwan o last year, meron pong mga kulto, meron pong naglabasa na inimbita sa Senado, una dyan si Senyor Aguila. Makita nyo, ang dami niyang mga nahikayat, no? Nagkaroon pa sila ng isang lugar doon na kung saan mag-worship. Bandang huli, siya na pala ang pinapanginoon, no? Huwad na pastol po yon. Sino pa, mga kapatid? Yung sikat ngayon na si Jesus daw at siya ay nag-isa na. Kung hindi kayo magpapalista sa akin, hindi kayo makakarating sa kingdom ng aking ama. Grabe yon, no? Alam naman po natin kung sino yon. Hanggang ngayon, hinahanap si Pastor Kibbs, Pastor Kibuloy, mga kapatid. Kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, nako. Pero tingnan niyo po si Pastor Kibbs. Ang dami-dami niyang followers. Grabe. So, anong mangyayari kali? Kahinatnan pagdating ng judgment ni Lord. Marami po na mga nagsusunuran doon na maliligaw at bandang huli kakatayin. Amen? So, ingat po tayo. Amen. Kaya ang tawag po sa mga peking pastor, alam niyo po kung ano? Impastor or impostor. Yan. Kaya mag-iingat po tayo sa mga impastor or impostor. Amen? Hallelujah. Okay. Si Senior Aguila po tsaka si Pastor Kibbs ay na-involve po sila sa mga illegal activities at sa mga sexual abuse. Yan. Kaya sila po ay talagang ngayon ay nililitis ng ating batas, mga kapatid. Okay. Dito na po tayo. Matatapos na po tayo. What are the qualities of a good shepherd? Ano po ang katangian ng mabuting pastol? Number one, ang mabuting pastol po, hinahanap niya ang nawawalang tupa.
hindi siya tumitigil na hanapin ang nawawala hanggang ito ay matagpuan. In Lucas 1:5 verses 4-5, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang ito ay matagpuan? Kapag nakita niya ang tupa, ay masaya na itong pinapasan o papasanin. Ganun po ang ating mabuting pastol, si Jesus, no? Number 2, bibilisan ko na lang. Ano ang katangian ng mabuting pastol? Number 2, mapagmahal. May pagmamahal. Number 3, may malasakit. Number 4, may pagkalinga. Hindi niya sinasaktan, hindi niya pinapagalitan ang tupa. Inaalagaan niya ang mga tupa niya. Ganun din po sa atin. Mga kapatid, kung meron tayong dinadaluhan na church, ang pastulan po natin, ang pastulan natin, kumbaga, yung church, tayo po yung tupa at yung nangangasiwa sa tupa, yung pastor natin. Kaya yung pastor, inaalagaan niya mabuti yung member niya. Hindi niya pinapagalitan. Hindi niya ginajudge. Kaya ako po yung na-experience ko ngayon. Ano nangyayari kapag pinapagalitan mo yung miyembro, yung mga tupa? Nag-aalisan yan. Kahit ikaw, sa sarili mo, pagka mabagsik ka sa hayop, tingnan niyo yung hayop, maalis. Pag lagi mong pinapalo, tinataasan ng boses, eh may damdamin din yan eh. Eh lalo na tayo, na mga tao na nagsisimba ka, pagkatapos husgahan ka ng elder, eh ako, alis ako doon, di ba? Mga ganun eh. Eh may nasasaktan ang tupa. Ang tupa po, kinakalinga, may malasakit at pagmamahal sa kanyang mga alagang tupa. Ano ang katakian ng mabuting pastol? Number 5 na tayo. Ang mabuting pastol, kilala niya ang kanyang mga tupa. Mga kapatid kong mga tupa na naririto, siguro naman lahat po tayo ngayon ay mga tupa na, mga anak na tayo ng pastol. O tayo po yung mga tupa na sumusunod sa Panginoon, nalalaman po natin ang ating pastol, alam ng ating Panginoong Jesus ang pangangailangan ng bawat sa atin, at alam niya ang mga pangalan natin. Kaya darating po ang panahon, mga kapatid, ihihiwalay ng Panginoong Diyos ang mga tupa sa kambing. Kaya salamat po, mga kapatid, tayo po ngayon ay mga tupa na. Huwag na tayong maging kambing. Yan ang ibig sabihin noon. Huwag na tayong maging pasaway. Huwag na tayong bumalik sa masama nating ugali. Kung binago na tayo ng Diyos, manatili na tayo doon sa pagbabago, eh hindi. Matitigas pa rin ang iba. Amen! Eh kung gusto mo maging tupa, manatili kang tupa. Huwag ka nang babalik sa pagiging kambing. Eh ikaw din ang kawawa. Bandang huli, ihihiwalay ka ng Panginoon sa mga tupa. Number 6, last but not the least, ang mabuting pastol, ipinagtatanggol niya ang kanyang mga kawan. Si Jesus, mga kapatid, ang ating mabuting pastol, at si Satanas ang pinuno ng mga huwad na pastol, sapagkat ang trabaho ni Satanas, ano po ang trabaho ni Satanas? Magnakaw, manira, pumatay. Sabi sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, to steal, to kill and destroy. Ngunit ang mabuting pastol, ang sabi ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Amen. So iingatan po tayo ng mabuti nating pastol, tulad nung si David po nung nakipagtunggali kay Goliath, hindi siya pinabayaan ng Diyos dahil si David, isa siyang mabuting tupa na sumusunod sa kanyang pastol. Actually po mga kapatid, si David po, siya po talaga ay pastol din ng mga tupa ng kanyang tatay. Iyon po ang trabaho ni David tsaka yung mga kapatid niya. Siya po ay talagang pinagtatanggol niya yung kanyang mga alaga niyang tupa, literal. Kaya sabi sa Bible, si David talagang pinapatay niya sa kanyang kamay lang yung leon, yung tigre, yung bear, yung wolf. Malakas si David, mga kapatid. Kaya nung nakipagtunggali siya kay Goliath, di ba? Isang ano lang yun, si slingshot. Tinamaan dito si David at si Goliath at pinugutan niya ng ulo. Sinamahan siya ng kanyang shepherd, kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Ipinain ni David ang sarili niya para sa mga kasama niya doon at sa bansang Israel. Pero mga kapatid, si Jesus po, inialay niya ang buhay niya, hindi lang sa bansang Israel, kundi sa buong mundo, mga kapatid. Kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ang pag-aalay at pagsasakripisyo ng ating Panginoon ay yung kanyang buhay para sa ikaliligtas po ng sangkatauhan sa buong mundo. Amen. Ganun po kabuti ang ating mabuting pastol. Amen. Hallelujah. Kaya po si David na isulat niya yung Psalms 23 verses 1-6. Basahin niyo na lang po ang nilalaman noon. Okay.
Si Jesus, mga kapatid, kakaiba po ang kanyang ginawa. Yung pong pag-aalay niya, sakripisyo niya, yung dugo, yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Inialay niyang lahat o inialay niya yung kanyang buhay. Mga kapatid, conclusion na po tayo. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Conclusion, matatapos na po tayo. Tayo po ay pwedeng maging tupa. At pagdating ng panahon, mga kapatid, pwede naman tayong maging pastol. Katulad ko po, sa biyaya at habag po ng Panginoon, ako po ay dati lang tupa. Pero kinalauna nung ako po ay nag-desire na sumunod sa Panginoon, Lord, gusto ko pong mag-serve sa iyo, gusto ko pong matuto ng mga salita mo para sa ikaluluwalhati mo, Lord. Bandang huli, mga kapatid, hindi ko naman po pinangarap na maging pastor. Pero kapag ka ikaw pala ay sumusunod sa Panginoon at nag-desire ka na maging disciple niya, dati kang tupa at gagawin ka ng Panginoon na isang pastor o isang pastol. Amen? Hallelujah. So, at tulad nga din natin ay mga tupang madaling maligaw, lalo kung wala tayong pastol, para tayong mga hilong talilong at di natin alam kung saan tayo susuong. Kung minsan masakit, mga kapatid, pagka nakakalawit ng tungkod ng pastol ang liig ng tupa para lang maibalik tayo sa pila. Mga kapatid, alam natin ngayon at kilala na natin ang boses ng ating pastol, manatili tayo sa ating pastol at huwag nang aalis pa sa pila. Kasi bakit? Kapag ka umalis ka sa pila ng mga tupa, sa pila ng ating pastor o pastol, ikaw po ay pwedeng mapahamak. Mahirap po yung nasa tamang pila na tayo, iba't iba man tayong denomination, mga kapatid, alam natin kung sino yung sinusundan natin. Iyon ang mabuti nating pastol, which is our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, pag umalis tayo sa pila ng mga tupa, maaari tayong mapahamak. Bakit? Kasi nandyan po yung mga kalaban, yung mga kaaway na pwedeng lumapa sa atin, na katulad ng leon, tigre, oso at iba pa. Kaya, manatili tayong lahat na sumusunod sa ating mabuting pastol. Dito po ako magtatapos, mga kapatid. Kaibigan, usap tayo. Joke lang. Kaibigan, kapatid, mga kapatid, tupang ligaw ka pa rin ba hanggang ngayon? Kilalanin mo na ang mabuting pastol dahil lahat tayo, lahat ng tao ay kailangan ng pastol, ng mabuting pastol, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan lang po ang maishishare ko sa inyo ngayon. Maraming po salamat and to God be all the glory. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Amen. Yeah. Maraming pastor ngayon na huwad. Opo. Nagpapanggap na pastol. Mm-hmm. Nagpapastol-pastoran. Oo. Yung baga may mga pastol na pastor na pag nakaharap sa maraming tao, pastor, pag tumalikod na, no. Ay ano na, anong tawag mo doon? Impostor. Impostor. Yun. Ganun. At saka kahit sa Katoliko, no? Hindi yes, naman lahat, hindi natin nilala. May nakikita tayong mga, kahit sa social media. Even ako nung panahon nung ako'y Katoliko pa, no? Meron ako nakikita mga pari na nagpupunta ng beer house. May mga ka-table. Totoo yan. Oo. Kaya, imbis na tuloy na paniniwalaan mo, nami-mislead yung mga tao. Yes. Yan ang pakaingatan ng mga pastor na kasi sila ang tinitingnan, sila yung leader eh. Mm-hmm. Di ba nga sabi kung sino yung nagtuturo, dapat sinusunod. Sinusundan, no? Oo, sinusundan. Eh, kung ang sinusundan mo puro kamalian, ayun ang nakatakot. Kaya malaking obligasyon ng isang pastor eh. Totoo po yan. Eh, ako eh, ilang beses na akong kinakausap ni Pastor Sunny. Pero sabi ko, Pastor, pagpipray ko muna. Dahil marami pa akong, ano, marami pa akong gustong isuko sa buhay ko. No? Kasi pag nagpastor ako, kasi ang sabi ko sa sarili ko, pag nagpastor ako, ibibigay ko yung dedication ko lahat doon sa, yung, katulad mong ginawa mo, no, yung second life mo. Yes po. And dinedicate mo na yung natitira mong buhay sa Kanya, para sa Kanya. Amen. And the way na ganun din ang pakiramdam ko na sabi ko kung ako ay magpapastor, gusto ko sa kanya lang ako nakatuon. Amen. Kasi kung meron akong trabaho,
meron ka ibang gagawin, na na-i-stop. Nahati. Oh, nahati. Hindi ba ang sabi eh sa ano eh seek ye first the kingdom of God. So ibigay natin sa kanya lahat yung yes, ating po. Panahon. Mm-hmm. 'Di ba? Kaya ayoko nang may kahati ang Panginoon kapag yes. ako ay nagpastor. Kaya yun eh sabi ko, Lord, in his time. In his time. In his time. Ayan. Kaya. Okay, may mga question ba tayo diyan? Alam ko ba mga katanungan? Baka may tanong diyan. Mahirap. Wala si Nanay Lala nasa wedding. Nasa wedding. Aking pag-usap pa naman ako. Kaibigan, usap tayo. Hi. Siyempre nandiyan si nag-take note si Rachel. Rachel, yes. Para makita ng lahat. Ayan. Opo. O Lord kasi willing po sa next po pagka ako po ay nag-speak, isa-share ko po yung tinuro ko sa kanila. Yung Sion, T-I-O-N. Oh, yan. Natuwa si sila sa biyaya ng Diyos ko. Oh. T-I-O-N. Opo, yan. Isa-share ko po yun. Para matuwa naman din po kayong lahat. Mm-hmm. Sa Diyos ko ang kapuriyan. Kasi puro Sion yun. Application, mm-hmm. salvation, devotion, communication, at marami pang Sion. Siguro mga 20. 20 na Sion. Oo. Dapat pinalaro opo. Pala natin yung Sion na yun. Ano? Opo, sa loobin po ng Lord. Sige po, pagka na-schedule po. Oo, share ko po. Ang title po noon, DDD. Tatlong D. Do D-D. A Daily Devotion. Ayan. Ba, ang tabayanan natin yan. DDD. Oo, tabayanan niyo po. Huwag kayong alis. Hanggang sa isang linggo, mag-stay kayo dito. Huwag na kayong kakain. Joke lang. Ay, nako. Bueno. Okay. Tayo yung paalam na, closing prayer na tayo. Okay, Pastor. Sige hallelujah. Sige po, pwede ba natin palakpakan muna ng muli yes. natin ang yes. ating mabuting pastol, si Jesus. Amen. Sa kanya po natin, ibinibigay ang lahat ng papuri at salamat po natin. Sige po, tayo po yung manalangin, dakilang Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpatawad, Diyos na mapagkalinga. Panginoon, ikaw po ang aming mabuting pastol. Salamat. Kahit lagi kaming naliligaw, Lord, hinahanap mo po kami. Tinatapik mo kami, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Kami pong lahat ay dating mga tupang ligaw. Pero ngayon, Lord, thank you. Dahil natagpuan ka namin. Nakilala ka namin, Lord. Ngayon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, na alam na namin at kilala na namin ang iyong tinig. Kaya, Lord, salamat. Patuloy mo kaming ingatan, gabayan, at kalingain. Ilayong po kami sa lahat po ng mga masasamang mga gawain ng mga tao sa mundo, lalo na yung mga gawain ng mga masasamang spirito. Panginoon, balutin mo po kami ng iyong proteksyon, ng iyong precious blood, Panginoon. And unite us, Lord, kaming lahat na mga mananampalataya mo. Yakapin mo po kami, Panginoon, pagkaisahin mo po kami, bigkisin mo po kami ng pagkakaisa, Lord Jesus, na kami pong lahat ay maging masunuring tupa sa iyo, Panginoon. So, salamat po, tinataas ko po sa iyo ang buhay po ni Ate Karimin, Kuya Ramon Pascua. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang mag-asawa po ng Pascua family at ang kanila pong buong sambayanan. Patuloy mo pong gamitin si Kuya Ramon, Ate Karim, para sa ikalalagana po ng iyong mga salita sa marami pang sulok ng lugar ng mundo na maihayag po ng mga tagapagsalita rito ang mabuting balita mo, Panginoon. Bless mo, Lord, ang iRadio family at yung magandang kalusugan ng Pascua family. Good health and long life. Ganon din po, Panginoon, sa mga tagapakinig, tagasubaybay dito, pagpalain mo rin kaming lahat, Panginoon. Tapikin mo po yung mga puso namin kung minsan po nagiging matigas kaming tupa, matigas ang ulo, Panginoon. Patuloy mo kaming kalawitin sa liig, Panginoon, para maibalik mo kami sa pila at hindi na kami maliligaw. Salamat po, Lord. I-bless mo rin po yung mga pastors na nag-share ng salita mo dito sa iRadio family. Panginoong Diyos, maraming pong salamat. At Lord, ang iyong mabang lingkod po ay patuloy na magpupuri at magpapagamit sa iyo, Lord. Bigyan mo po ako ng pusong mapagkumbaba lamang, walang halong anumang ibang bagay na hindi maganda, Panginoon. At Lord, kaming lahat, give us knowledge, give us wisdom, and give us discernment. And Lord, please increase our faith, Panginoon, para hindi kami mapanghinaan. Dahil hinihiling po namin, Panginoon, na lagi mong palalakasin ang aming faith. Yung meron pong mga pinagdadaanan sa amin na mga problema, sakit man ito, financial man ito, spiritual problem, mental problem, emotional. Lord, you are the Lord who heals us. You are the Lord
our great physician and our great doctor. Ikaw, Lord, ang magpapagaling sa amin. Panginoon, maraming maraming pong salamat at maingat na po namin binabalik sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming samo-samang panalangin. Ang lahat ng mga tupang masunurin sa mabuting pastol ay magsabi ng malakas na malakas na Amen. 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 Ati Karin, God bless you po. Maraming maraming po. O yung ano, sinusundan pala siya ng ano, ng mga tupa. Yeah. Yeah. Ingat. Kasi minsan may mga pastor na rin na umaabuso sa kanilang tungkulin. Masyado ng ano bang tawag nito? Yung authority nila. Oh. Masyado nang nagagamit ano. Pero siyempre, yung mga tupa rin o tayong mga ano nagpupunta sa church, eh obligasyon din natin ang makinig sa salita ng Panginoon. Hindi ba ang sabi nga eh, yung tupa, alam niya yung boses ng kanyang amo. Kapag sumutsut na yung amo niya, ay naglalapitan na kagad. Dapat ganun tayo. Alam natin ang boses ng Panginoon. Kaya dapat nating sinusunod yung kanyang mga pinag-uutos. Dahil anong gagawin kapag hindi sinusunod? Sa mga tupa, ayun, kinakarne. Kaya naku, kuya ako'y medyo nag-iisip na rin na pagkong pastor na ba ako? Sabi ko, Lord, ibigyan mo ko ng mga signs. Ayan, andyan si Pastora Mary Jane. Magandang umaga sa inyo, Pastora. Ayan. Okay, tayo'y magpapaalam na. Meron ba tayong announcement dyan? Wala naman. Wala naman. Mm-hmm. Okay. So, yung lang po ninyo mga invitasyon natin, yung mga gustong sumali po dun sa Dear I Radio ay opening. Kailan naman umpisa natin yan? Itong May. Katapusan. Meron akong ano dito. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4... Aba, 5, 6. Oh, marami-rami na rin pala. Aba, pala to. Oo. Oh, dami pala. Marami-rami na rin pala. Mm-hmm. Mm, ayan. Okay. Mm-hmm. Ayan, mabasa. Pag-aaralan natin lahat yan. Yes. Ano? So, again, kung tayo po ay nakakaranas ng kahirapan sa buhay, siyempre, meron tayong Panginoon na dapat na, o may pastol tayong dapat lapitan, kundi ang ating Panginoong Jesus. At siyempre, dito sa lupa, meron din tayong mga pastor din na malalapitan din natin upang tayo ipag-pray nila at mabigyan tayo ng mga spiritual advices. Kaya, kung tayo dumadanas ng kahirapan o mga trial sa buhay, sama-sama tayong lahat na ipanalangin natin ang ating mga problema. Siyempre, hindi naman kakayanin lang na nag-iisang tao yan. Ano? Dapat yan ay ating pinagtutulungan. Kumbaga, pamilya tayong lahat. Dito po sa iRadio, yan po ang ating pinapractice dito na kung may mga problema po kayo dyan at kakayanin din naman natin dito, bakit di natin lahat tayo, pagtutulong-tulungan natin ito, pagkakaisa-isahin natin ito, nang sa ganun ay matulungan natin ang ating mga kapatiran. Hindi naman po pwedeng iisa lang ang laging gumagabay. Kailangan lahat tayo tulong-tulong. Kung kayo ay wala mang maitutulong o may bibigay, pwede naman natin gawin ito sa pagbigay ng mga prayers o pagbibigay ng spiritual advices sa ating mga kapatiran na nangangailangan ng tulong. Amen. Maraming salamat po. Nasa 20,000K na po tayo. Yeah, praise God. Praise God. Ang ating subscriber po ay 20,000K na po. Nako. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ito mga ito. Praise God. For the past 4 years,
eh unti-unti ano, pero it's okay kasi yung ibang-ibang mga YouTube channel pag, ah, malalaki yun. Malalaki talaga. Ah, yung mga, tayo, hindi naman natin... small loud eh. Hindi naman natin inaasam yan. Kay Rapid Tool po. Ay, iba naman yun. Oh, ibang klase. Siguro ang ano sa atin million, is... Million. Ang importante, maraming makaparinig. Yun. Yun. Yun ng mga salita ng Diyos. Ganun talaga. Yeah. Pagkadating sa ano, kinakailangan ni lahat tayo ay... makikinig sa salita ng Panginoon at hanapin natin ang salita ng Panginoon. Alright guys, see you tomorrow. Babati muna ko eh. Oh. Iabatiin natin yung mga ano. Sige. Yeah, si, sino ba to? Mel Cruz, Nanay Rosario Lising, Norbert Francia, Glyza Villarosa, Glyza, Mary C. G. Sangumba, Moben Viernes Kapambi, Sister Nelda, Lala, and Marichu Gamos. Ayan. Ayan. Thank you, thank you. Mm-hmm. Thank you po. Ayan, nandiyan pa rin sila. Ang dami pa nila. Oh, nga, salamat. Parang gusto po talaga. Pero, antok na. Pagod na. Super na. Pahinga na kami at kayo naman ay mag-lunch na. Yeah, mag-lunch na kayo. We'll see you tomorrow. Saturday na dyan. Weekend na. Dito naman. Eh, Biyernes pa lang bukas. Yan. Bukas, chill-chill tayo. Chill-chill. Pastor James bukas. Yes. Kaya, pagaling ka, Pastor Sunny. Ayan, oo. Pagaling po kayo, nag-chill daw siya kanina. Nanginginig daw siya kanina. Actually, nagbigay na po ng topic si Pastor Sunny. And then, after siguro mga 10 minutes, nag-text siya ulit. Mayday, sabi niya. Nag-chill ako, giniginaw ako, sabi niya. For something reason, baka siguro may nilalagnat. Kaya gano'n, nag-chill siya. Okay, taga saan si Mary C.G. Sarigumba? Ngayon ko lang siya nakita dito. Mm-mm. Ayan. Taga saan ka, Mary C.G. Sarigumba? Sarigumba. Ayan, ngayon ko lang siya nakita. Bago yung pangalan niya. Mm-mm. Ayan, welcome po dito okay, sa welcome sa iRadio. Thank you so much. Time to go, guys. Again, see you tomorrow. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. And enjoy your lunch. Tandaan po natin. Short life ang buhay natin. Lagi magpuri, magpasalamat sa Diyos. Ano man ang dumarating sa puso ko sa... I will try.
Servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.